ang dalawang lalaking nagdodroga o mano matapos silang makipagbarilan daw sa mga sisita sa kanilang mga pulis. Pero giit ng kapatid ng isa sa mga nasawi, natutulog noon ang kanyang kapatid ng barilin ng mga pulis. Nakatutok si Cedric Castillo. Exclusivo. Hindi lamang mga gamit, kundi pati na dugo, mga baril at bala ang nagkalat sa loob ng bahay na ito sa Sevilla Street, Binondo, Maynila. Ayon sa Manila Police, pasado alas 11 ng umaga nang makainkwentro ng mga operatiba ng intelligence group ng MPD, sina Romel Kalahatian at Jesse Castro. Tawag po ito ng isang concerned citizen sa San Nicolas PCP. Sangayon po doon sa caller, meron daw pong nagaganap na possession, saka illegal selling of drugs. Sangayon sa mga kapitbahay, matagal na nilang pinagsasabihan na itigin na nila yung kanilang illegal na gawain. Ang pangkaraniwan daw sanang pagsita sa di umano'y nagsesesyon na uwi sa madugong engkwentro. Pagdating ng mga tropa dito, agad silang pinaputukan ng itong sa unahan na ano, itong sa labas, itong sa may lamesa. Meron pong isa dyan sa loob na nakaroon putukan, nakiputok na rin. Itinakbo pa sa ospital ang dalawang sospek pero binawian din agad ng buhay. Natagpuan din umano sa dalawa ang mga sachet ng shabu habang na-recover sa loob ng bahay ang dalawang revolver at ilang bala. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kapitbahay pero ilan sa kanila ang nagsabing pinaalis daw sila ng mga pulis sa lugar bago magka-enkwentro. Humarap sa GMA News ang kapatid ng isa sa mga sospek. Inamin niyang user ang kapatid na si Jesse. Pero wala raw katotohanan ang versyon ng mga pulis sa sinapit ng kapatid. Natutulog lang po sila. Katunayan, nakapadlock po yan. Tapos dinestrong kanila. Ayun, tapos pinagbabaril nila yung natutulog dyan. Ano ipapaputok ng kapatid ko? Wala lang nga kami makakain, kukuha pa ng baril. Hindi po ba yung magpa-file ng kaso sa pulis? Wala naman pong mangyayari kahit mag-file kami sa pulis. Itinanggi ng Manila Police ang mga paratang. Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.